Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video, meron kasi ngayon na bagong program yung sa mga, ang tawag dito yung Rural and Northern Immigration. So, bagong pilot program ito ng CIC sa mga gustong mag-migrate dito sa Canada. And kagandahan dito guys is mas pinababa yung mga requirements like yung sa language exam, yung IELTS nyo na benchmark, mas pinababa siya, and yung mga hindi kagaya sa express entry na kailangan mo muna ng mga doctorate degree, master degree, di ba? Or ano, double na degree kailangan mo bago ka makapag-apply ng express entry, or mas kailangan kasi mas mataas yung CRS score. Pero dito sa bagong ano nila, pilot program nila, as mas pinababa yung benchmark and yung sa score nyo. So, sa mga gustong mag-apply sa Canada, ito yung Rural and Northern Immigration Pilot Program. So, ang ano nga ba to? Ito kasi yung mga yung rural area. Ito yung mga probinsya. Halimbawa, sa Alberta, 'di ba? So meron dito na merong maliit na town or probinsya sa Canada na medyo hindi masyadong maraming pangtao, doon nila ilalagay itong mga mag-a-apply dito. So dito kasi guys, ayan. Meron dito, pupunta kayo dito sa cic.gc.ca. Yan, puntahan nyo lang yon. And then, meron dito nakalagay sa immigration. Punta kayo sa immigration. Then, makikita nyo dyan. Yan, Rural and Northern Immigration Pilot. Tapos meron dyan, di ba? Makikita nyo dyan yung about the pilot. Ayan. So, the Rural and Northern Immigration Pilot is a community-driven program. It's designated to spread the benefits of economic immigration to smaller communities by creating a path to permanent residence for skilled foreign workers who want to work and live in one of participating communities. So, dito kasi meron na silang nagbukas na tatlo na pwede na kayong mag-apply. So, ayan, diba, yung sa small town dito sa Canada, pwede kayong mag-apply dito sa Rural and Northern Immigration Pilot. Ayan. Tapos, dito, makikita nyo din is about the process. So, sino nga ba yung pwedeng mag-apply dito sa Rural and Northern Immigration Pilot Program? So, eto guys ha. Yung makikita nyo dyan yung 4 steps to applying for permanent residence under this pilot. So, syempre, kailangan yung i-check yung eligibility requirements nyo. So, sige, puntahan natin yan. Ayan. Tapos, yan, who can apply? Have qualifying work experience or have graduated from publicly funded post-secondary institution in recommending community. So, yan, have qualifying. So, kung pasok kayo dyan sa work experience niyan, pindutin natin. Ito yung work experience. You need 1 year of continuous work experience. At least 1,560 hours in the past 3 years to calculate your hours of work experience. Tapos yan, count the hours worked in part-time and full-time jobs. The hours must be in one occupation, but they can be different employers. The hours must be over a period of at least 12 months. These working hours can be inside or outside Canada.
if you work in Canada, you must have been allowed to work in Canada. O syempre, kailangan naman talaga yon. Don't count hours you weren't paid for volunteering or unpaid internship. Don't count. Tapos, don't count hours when you were self-employed. Yan. O, wag nyong ika-count din yun. Tapos, ayan. Your work experience must include most of the main duties and all the essential duties listed in National Occupation, yung NOC. Then, the activities listed in the lead statement of your NOC. Ayan. Tapos, yung mga sa ano naman, international students, yung mga nag-aral dito. Ayan. A credential from 2+ year long post-secondary. Ayan siya. So, ito guys, kung hindi kayo pasok sa express entry kasi masyadong mataas yung CRS points na kailangan natin ngayon for express entry. 470 points na yata ang kailangan for express entry. So, medyo mataas siya. So, kailangan mas at least 470 yung score mo. Pag bumaba doon, medyo malabo ta talagang makapag-apply dito. So, tignan natin yung mga. Tapos, dito, di ba? Meet or exceed the language requirements. So, sa express entry, dapat makakuha ka ng mataas na benchmark sa IELTS mo talaga. So, dito, ito yung mga ano. Ito yung requirements for language exam. So, yan. Mas pinababa yung benchmark ng ditong mas pinababa yung benchmark dito sa rural and immigration pilot program. So dito guys, makikita nyo, i-search nyo lang yung NOC nyo kung anong NOC kayo. Basta search nyo na lang dyan. So ito yung mga minimum requirements for ano language test. So, for NOC 0 and A, kailangan nyo ng benchmark na 6. So, for NOC B, kailangan nyo ng benchmark na 5. NOC C naman and D, ito, napakababa niya. 4 lang ang kailangan nyo na benchmark para makapasok kayo dito. So, mas mababa yung requirements compared to express entry. Kasi sa express entry, kailangan at least 8, diba? Kailangan mo ng 8. Or kailangan mas mataas pa. Kasi kung mas mataas yung tag dito, kung mas mataas yung IELTS score mo, kung mataas yung IELTS exam mo, yung score mo sa IELTS, is mas mataas yung chance. Pero pinakamababa na sa express entry yung 8. So, yan. Apply for permanent residency. Dito tayo. You need to give your biometrics. O, syempre yan. Get ready. Chu-chu-chu-chu. Ito yung mga forms. Nandito lahat. Ayan. Ayan yung mga forms nila. Pero, syempre, kailangan muna natin ng trabaho, di ba? So, find a job. Punta tayo dito sa find a job. Ayan, find a job. As a candidate, you must have genuine job offer to work in one participating community. So, pag nakahanap na tayo ng trabaho, yan na yung time para makapag-process tayo. In addition to the requirements on this page, each community will have their own requirements and job search process. Yeah, to find job, you must follow the instruction on their website. Once you have a job offer and meet all the requirements, you can apply for a community recommendation. Oh. Tapos, dito, job offer requirements. The job you're offered must meet these requirements. The job must be full-time. Siyempre, this means you work at least 30 hours paid work. Yan, chu-chu-chu. Non-seasonal, ganyan-ganyan. Then, ano to?
skill level. Your job must be at the same skill level 1, level or level above or 1 level below. So, yan yun yung mga NOC, chu-chu-chu-chu. Tapos, ito, if your experience is in NOC skill D, level D, then the job you're being offered must be in the same occupation. Ayan. Tapos, ito guys, yung mga, papakita ko sa inyo yung community website. The pilot launch in participating communities at different times. So, nagbukas na sila guys. Meron na dito, 3 na nagbukas na. So, pwede na kayong mag-apply. Ito yung website nila. Ito yung community website nila. So, ayan, ang dami pang coming soon. Diba? So, 1, 2, ang dami. Madami talaga yung sa mga magbubukas pa. So, habang maaga, kayo yung mauuna. Diba? So, ito guys, pwede kayong mag-apply dito. Ayan, yung yun, Marie, Ontario. Ayan, basta, hindi ko alam paano bigkasin to, paano basahin to. Basta, ayan. And then, yung Thunder Bay, Ontario, Altona, Rhineland, Manitoba. Ayan. So, mag-ganun lang kayo dito. Ito yung 3 location na open na. Yung sa Rural and Northern Immigration Pilot Program. So, sa mga gustong mag-apply, guys, apply na kayo dito. Sa mga, try nyo guys mag-apply sa mga hindi pasok sa express entry. Ito na yung chance nyo para makapasok dito sa Canada, para makapag-migrate dito sa Canada. Diba? So, ayan. Mas maganda kasi kayo yung mauuna, diba? Ito ang dami oh. Coming soon sila. Yung kagaya ng North Bay, Ontario. Alam ko karamihan pala Ontario dito. North Bay, Ontario, Sudbury, Ontario, Timmins, Ontario, 'di ba? Yan mga coming soon. 'Di ba? Ang dami. So, yan guys. Kung hindi kayo pasok sa express entry, pwede niyo i-try itong Rural and Northern Immigration Pilot Program na bagong pathway para makapasok kayo or makapag-work and migrate dito sa Canada. So, that's it for today, guys. Thank you guys for watching this video. I hope you like this video, and if you did, don't forget to give a thumbs up. And also, guys, please, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, don't forget to click the subscribe button below. And pakiclick na yan din yung notification bell para lagi kayong updated sa mga latest na videos ko. Thank you guys for watching this video. Bye-bye!